kamamatay lang po ng tatay ko. Uwi lang ako sa probinsya. Ililibing ko lang ang tatay ko. Gaabong ka pa hinihintay ng tatay mo. Pangalan mo ang lagi niyang tinatawag. Nung nakaratay siya, gusto niyang humingi ng tawad sa'yo bago siya malagutan ang hininga. Diyos ko, Laura. Laura. Nung umalis ako dito, Arnel, parang posporo yung bahay natin. 6 na taon akong nawala. 6 na taon! Paano akong hindi manunumbat? Wala man lang nadagdag kung hindi isang malamig na bangkay. Napatawad mo na ba ang tatay? Minsan lang ako humingi ng pabor sa'yo, hindi ko pa magawa na maayos. Ba't kung magsalita ka parang napakatamad kong tao, ha? Alam mo ba ginawa akong sakripisyo para alagaan lang tatay? Nasaan ka na dumudumi ang dugo ang tatay? Sa tingin mo, sinong mas walang kwentang anak sa ating dalawa? Sige, pakalanda ka mo pa na disgrasyada ako! Sige, sabihin mo, ilakas mo pa, sabihin mo sa kanila lahat! Ipaalala mo pa sa akin kung gaano kahirap yung pagtabuyan ka! Palayasin ka! Kahiya ka! Paano ako kinahiya ng tatay nung buntis ako? Hi, Tio. A butterfly, oh. Alam mo ba, anak? Maswerte daw pag may butterfly. Kasi yung butterfly, lilipad yun sa iba-ibang lugar, sa malayong magagandang lugar. Nawawala po yung anak ko. Nawawala ang anak ninyo. May diferensya po yung anak ko. Diferensya? Autistic po. Autistic. Ate, si Heidi. Ate. Hindi ko alam. Wala na akong kwentang anak. Wala pa rin akong kwentang nanay. Huwag ka mag-alala. Hanapin natin si Heidi. Makikita natin si Heidi. Alam ko na nasa mabuting kalagayan ng anak ko. Nakukuha naman lahat siya dasal, ma'am eh. Ito ang palagi mong tatandaan, Laura. Kailangan palagi tayong maging kasinlamig ng mga bangkay na ating pinagsisilbihan. Ngayon, pakita mo sa akin kaya mong panindigan ang trabaho mo. Last viewing na po. Ito na po yung huling pagkakataon para makita niyo yung mahal niyo sa buhay.